Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay may kinalaman sa pangako. Yung mga pangakong broken. Okay, so ang title po natin ngayong araw na ito ay Kapag ang mga pangako ay wala na, kahit isa. Alam niyo, lagi ko naman talaga sinasabi, lahat naman sa mga monologues ko, di ba? Pagka may nawala, hanapin agad. Magtanong agad. Lalo na at nawalang ito, ang nawalang bagay na ito sa inyong relasyon ay importante. Ang nawalang ito ay pinagkukuhanan ng pagmamahal at saka inspirasyon. Kailan ba talaga masipag ang tao na magbigay ng mga promises? Kapag umpisa lang ng lahat. Kapag umpisa ng pagmamahalan, umpisa ng relasyon ninyo, na being together, kapag kayo ay in love, na nang ganong kalalim at ganong, ano, hashtag, may kilig. Eh lahat naman yan, nasa umpisa yan. Alam mo, ito ha, tandaan mo itong sasabihin ko. Tanggapin na natin. Lahat naman talaga ng mga pinangako sa'yo o yung listahan ng pangako na yung parang pangako niya na promise niya na napakarami. Lahat naman yan mababawasan. May mawawala dyan sa listahan na yan. Tanggapin na natin yan. Tanggapin na natin. Yung iba kasi sisingil pa ng buo. Nag-aaway. Dahil hindi na niya makuha yung kanyang buong listahan. Yung kanyang full list. Kaya nagmamaktol. Kaya naninigaw pa nga yan pag may nawala. Alam mo, madalas tinatiming yan kapag nag-aaway. Kasi feeling nila ha, this is the best time para pag-usapan. Kung kailan may ibang pinag-uusapan ha, doon yan maniningil. Well, wrong timing. Ang lahat namang yan, naka-timing. Dapat andun yan sa oras na pinili. Sabi ko pinili ah. Meaning pinlano. Pinag-usapan na dyan dapat pag-usapan yung issue na yan. Balikan natin yung ano, yung binanggit ko kalina na listahan. Alam mo, ano ang hindi dapat mawala sa listahan nyo? Dalawang bagay. Pagmamahal at respeto. Actually, minsan nga mas matimbang pa yung respeto eh. Pagmamahal at respeto. Alam mo, iba ang relasyon kapag nandyan yung dalawang bagay na yan. Every time na meron kayong problema o pag-aaway, may feeling kang may pag-asa pang lahat. Kahit gaano kabigat, gaano katindi ang problema ninyo. Ang dalawang bagay na to, ang huwag niyong papayagan na mawala sa relasyon ninyo. Kapag nawala o nabawasan, tanungin, hanapin, agad-agad, tanungin agad. Pero huwag pasigaw ha, huwag patampo, huwag may halong pamimintang. Ulitin ko ha, wala dapat halong pamimintang ang pagtatanong mo. Huwag din sa pananakit. Daanin mo muna sa lambing o kaya pa-date-date sa labas, di ba? Or kain sa labas or dalawang tasa ng kape. Baka ikaw may malaman na sa kanya na kailangan mo rin malaman, di ba? Baka meron din siyang hinahanap na pinangako mo na hindi mo na rin ibinibigay. O, di ba? Magpulisan, ano? Tandaan. Lahat naman yan ay madadaan sa mabuti at mapagmahal at marespetong pag-uusap. Lahat yan. Lahat-lahat yan. Sabi nga sa James 5:16, Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Maraming salamat and God bless you. Thanks for watching. Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you.